Hello mga kapanay! Welcome back to my channel! Ayan, ang pag-usapan pala natin ngayon ay ano, Alang nag-suggest sa akin ito, Ala rin nagtanong, ito ay ano, ako lang may gusto nito. Ayan, Alang ibang may gusto nito, ako lang ang gusto nitong pag-usapan to. Ayan. Nakita ko kasi minabasa ako ng isang Pinay na nakuha na ng malaking halaga ng boyfriend niyang Pakistani. Pinapadala niya. Ayan. Malaking halaga. Ano, sana dalaga pa yung kabayan, dalaga pa siya na sana ano, wala pa siya anak sa Pinas. Dahil baka kung meron siya anak sa Pinas, eh, baka tagal niyang hindi napadalan yung anak niya. Dahil pinapadala dito sa Pakistan sa boyfriend. Kasi malaking halaga, lalo na kung de-age ka lang. Malaking halaga yung pinadala niya na hindi niya alam ngayon kung paano niya mababawi. Kasi ang Pakistani, black na siya sa lahat. Ala na yun. Naglako na yung parang bula. Ayan. Sana eh, ala siya anak sa Pinas. Dahil baka kung meron, eh, hindi niya napadala. Kawawa. Ayan. Para to sa mga may boyfriend na Pakistani. Pag ang boyfriend nyo, nanghingi ng pera sa inyo, maliit o malaking halaga man, huwag ka magbibigay. Kahit anong dahilan niya. Scammer yan, dahil. Kasi sa totoo lang, ang Pakistani, hindi manghihingi yan ng pera sa babae. Hindi yan manghihingi. Gagawa ng paraan niya. Di baling ala nang makain niya, pero hindi hihingi sa iyo yan. Nalapit sa iba yan, pero sa hindi hihingi yan. Ganun sila. Kaya kung humingi sa iyo ang boyfriend mo pa lang, mala pa siguro kung asawa mo na, eh, di ba? Pwede mong bigyan, pero pag boyfriend mo pa lang, it's a big no. Napapa-English pa ako. Hindi sa akin bago nag-English. Ano? Ayan, no daw. Scammer yan. Kasi nakakalungkot mangisipin, may mga scammer na rin na Pakistan. Siguro sa hirap ng buhay, ano? Hirap na kasi ng buhay. Pero madalang lang yan. Kaya sabi ko nga sa'yo, kung Pinay ka, isip-isip, dahi. Maraming lalaki dyan. Kahit nasabihin mong shadow pogi. Nako, hindi mo makakain ng pogi. Mukha ba akong pera? Ay, ayan. Ano, huwag kayong magpapadala ng pera. Seryoso tayo ha, seryoso. Huwag kayong magpapadala ng pera, lalo kung boyfriend mo pa lang. Padala mo na lang sa Pinas, padala mo na lang sa pamilya mo. Kasi pag dito ka nagpadala sa boyfriend mo, magkahiwalay kayo, di mo na mababawi. Kung sana Pinoy, may rapi tulpo. O, pag Pinoy, sige, bigay. Pwede ka lumapit kay rapi tulpo. May pag-asang mabawi mo. Eh, Pakistan, may rapi tulpo ba dito? Nako. Kung sana may rapi tulpo dito, mababawi mo. Eh, wala. Ala, ang pera mo, maglalakong parang bula. Kaya, kung ako sa inyo, eh, mag-matalino kayo. Saka, huwag kayong masyadong nadadala sa bula. Galit, mukha ba akong galit? Ano kasi marami, mga bulachi yan. Magagaling silang magsalita. Matatamis ang kanilang mga dila. Ganun ba yun? Tama ba yun? Basta yun, marami silang pangako. Na akala mo totoong-totoo. Marami silang sinasabi na akala mo yun talagang paninindigan. Kaya hanggat hindi pa kayo kasal, hanggat hindi pa kayo nagkita, marami na rin kasi nagkikita na hindi rin nagkakatuluyan. Basta hanggat hindi pa kayo kasal, eh, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Kasi ako ganyan din. Marami siyang pangako. Ayan, yung asawa ko dati, ganyan din. Maraming pangako. Maraming mga sinasabi, ganyan. Ako, noon, hindi man ako masyado yung dinibdib ko, hindi. Yung pag nawala siya, baka, ano, malungkot ako ng
baka ika ano ko, ikalungkot ko ng sobra, hindi. Kasi hanggat hindi nakikita, lalo na mga online, hanggat hindi kayo nakikita, huwag kayo masyadong mag, huwag nyo itoon buong buhay nyo dun, sa lalaki. Meron pa ye, nung naghiwalay sila ye, online lang, diba? Pumapangit ako pag sumisimangot ako. Ano, meron pa ye, nung maghiwalay sila ye, halos isumpa na lahat, buong pamilya ng lalaki. Ano kaya yun? Ganun talaga. Yung hanggang pati magiging anak eh, idinamay na. Ano ba yan? Pagka kasi online eh, huwag masyadong dibdibin. Huwag, isa po sa tiya sa isip. Ano, sakay-sakay lang, sige. Sakay-sakay. Para kung sakaling man kasing mabigo, eh, hindi niya matupad lahat ng pangako niya eh. Hindi ganun kasakit. Kasi lalo na mga Pakistani ha, puso sa kanila arrange marriage. Eh, karamihan pa naman dito, ano, na-arrange marriage. Eh, dadahilan pa sa Pinay, dahil sa pamilya. Ganyan-ganyan, hindi matanggihan. Hindi na lang sabihin na siya ay walang B. B, alam niyo na kung ano yung B. Wala siyang B. Kaya hindi siya makatanggi. Kasi pag tumanggi ka, pag sinabi mo sa pamilya mo, meron kasing nakakaintindi na kung ano ang gusto ng anak, eh, hinahayaan. Yung mga ibang Pakistani na sinasabi na na hindi matanggihan ng pamilya, magagalit, itatakwil, ganyan. Ano lang yun? Baka gusto niya lang din yung babae. Marain lang siyang ano-ano. Baka, kasi iba maraming naglilibang lang sa online eh. Eh ano nga sila eh. Magagaling silang bulachi sila eh. Magagaling sila sa ganyan. Kaya kung ikaw ay paniwalain eh, madali kang maniniwala. Kaya kung ako sa iyo eh, sige, makipagbulahan ka, pero wag ka magpapadala ng pera. Ikain mo na lang, ibili mo gamit mo, padala mo sa Pinas, wag kang papadala sa boyfriend mo. Lalo na, boyfriend pa lang. Tapos, pag ano, pagkapadala mo, bigla ka nang i-block, sakit nun. Ayan, maging matalino tayo ha. Huwag lang puro pogi kasi. Nyami. Nako. Yari ka. Matatamis lang sila magsalita kaya huwag ka masyado papadala agad. Maraming pangakong napapako. Lalo na ngayon. Usong-uso mga page, mga dating site. Madalang na lang din dyan ang ano, seryoso ngayon sa panahon ngayon. Madami dyan, ano, libangan na lang. Tas, show me your, ganyan. Eh, ikaw naman, sige ka, show ka. O, ganun. Pero, alam ko, tatutu lang. Alam ko, wag niyo akong babasya. Ayoko bash dito. Bawal bash dito. Love lang dito, happy. Pag binash nyo ako, iiyak ako. Pero totoo yun, ano? Totoo yun, talaga. Maraming ganun na ngayon. Kaya nasa babae pa rin talaga yan kung mag-show, di ba? Pagka ayaw mo naman, de, hindi. O, eh, yung iba kasi, pogi, love, mahal ko, show natin. Yung iba, hindi. Pagka nagsalita ng ganun, black agad. Oh. Yung iba, pag sinabi hindi, hindi na uulit. Pero yung iba, makulit. Ganun. Dahil kung chika, ayan, kaya kung ako sa iyo, lalo na yung may mga edad na na kabayan, isip ang gamitin natin, wag puso. Oo, puso pa rin, pero mas lamang dapat ang isip. Lalo na yung may mga anak. Lalo na yung may mga anak na nasa sa Pinas. Kawawa.
tayo. Huwag agad-agad magpapadala ng pera. Di baling sa pamilya mo ipadala. Maglaho man parambula, alam mo, at least alam mo na pamilya mo ang gumamit. Hindi yung jowa mo na baka mamay may asawa pala sa Pakistan. Sarap buhay nilang mag-asawa, di ba? Ikaw, nakuba ka kakukuskus ng inodoro, kalilinis ng bahay, tas hirap na hirap ka, kala mo totoong mahal ka, kala mo totoong pakakasalan ka, dahil pangako, gagawin kang reyna, hindi ka pagbabawalan, ibibigay lahat sa iyo. Wala ka masalan. Nung pala ano, puro bola lang, para makuha ka lang. Para makuha lang ang gusto niyo. Ikaw naman, naniwala agad. Magkano? Ayan, padala-padala. O, ayan, bandang huli. Sino umiiyak? O, ikaw ang kawawa. Kawawa ka, kawawa din pamilya mo sa Pinas. Eh, nagpunta ka naman ibang bansa para sa kanila, di ba? Hindi naman para din sa boyfriend mo na yun. Basta ano, para sa mga kabayan eh. Nagbibidyo ko. Gamitin ang isip. Huwag puro puso. O, yun lang ha. O, kung nagustuhan yung video ko na ito, huwag niyo kalimutan na mag-like. Yeah, seryoso tayo ngayon ha. O, magbapay na anak. Babus! Ang itura ng anak ko, sabog ang uso. Babus! Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated. Salamat!